other strains of the coronavirus. Tents have sprung up in hospital grounds all over Manila. Confusion and overcrowding marring the distribution. COVID-19 is back with a vengeance. Set to implement a community quarantine of the entire region of Metro Manila. To address this crisis, I place the entire country under a state of public health emergency. Definitely, you just have to stay at home. Problemado ang ilang tricycle drivers. Baka alam namin si Mura. Hindi lang po naman kasi kami nang hihirap dito. Nagugutom talaga kami pag hindi kami bumiyahe. Magkakaroon muli ng mas mahigpit na mga checkpoint. Mas maghihigpit na sila. Dagok sa buhay namin. Ah, siyempre, magpapanik ka kasi ano yun eh. Sakit yun eh. Ano po tatay yung hanap buhay nyo before po kayo maging driver? Driver na po ba kayo dati? Driver na ako dati. Sa Bicol pa. Sa Bicol pa? Habang taon na din yung ginugol nyo para maging isang ano, magiting na driver. Ano po tatay, yung ruta nyo po sa pagmamaneho? Sa amin, halimbawa, Walter Mart, Dulo, Nobility, Assist, yan ang mga ruta. Nga na, doon sa kanina, sa ruta nyo po, di ba? May organization po kayo. Ano po yung organization nyo tatay? Pang tawag doon? Organization, pang samahan, gaya ng Samatoda, Operator, driver, assistant. May savings yan at 30 pesos. Bilang asawa po ng ano ng bicycle driver, may iba po ba kayong ano inaasahan po sa pamilya tulad ng ano, iba marami pong gastusin sa bahay. So, maliban po kay tatay, sino po ang naghahanap buhay sa inyo? Wala, siya lang talaga. Sa isang linggo po, ilang beses po kayo nagbabiyahe? Apat lang. Hindi pa okay ang kita. Malaki ang pagkakaiba kasi nung pandemic. Di ba, kumikita kami ng 1,000. Ngayong pandemic, 300 na lang. Tsaka ang biyahe namin, hindi daily, alternate. Skeletal din po pala yung ganyo. In real talk talaga, hindi sasapat, pero kailangan pakasyahin talaga. Ganun. Hindi talaga sapat kasi sobrang ano, tama naman yung biyahe nila. Dalawa lang sakay, dalawa, tatlo. Diba? Tapos wala pang mga taong lumalabas na sumasakay. Kaya hindi talaga sasapat. Pero kailangan pagkasyahin kasi sobrang, may mga problema po. Okay lang. May ano po kayo, meron po ba kayong suki po na palaging nakasakay sa inyo or ano talaga po? Before pandemic hanggang ngayon, meron po ba dati, kayo? Dati, meron ako bago ng pandemic. Okay. Yung Purapos. Mainit kasi siyang driver. Tsaka feeling ko safe yung biyahe ko pag dito ako nakasakay. Panatag kasi yung kalooban. Oo! Magkaya lang siya, tsaka hindi siya yung bastusin talaga. Naabot sa ikita, kumulang 15,000. Ngayon po ba tatay, may natanggap din po ba kayo na tulong mula sa gobyerno? Oo, halos kompleto naman. Dito pa kaya fix na tulong. Nakuha ko ha, pero yung iba naming kasama, halos wala din naman. May mga walang nakuha. Talagang swerte na lang pag makasama ka sa makakot. Pero may diskarte ang ilang mamimili. Nagpo-frozen ang ano kami. Ang alternatibo. Mga ngayon, nung nag-lockdown, nawala kasi nagsakat sa kalukuhan ang pinagkuhan. Eh, yun lang naman talaga ang naisip ko kasi parang madali. Pwede kang kumita ng pandagdag lang na madali lang. Madali ka lang kumuha ng kalinda. Kasi dito mo lang magandang. Napakalaki kasi unang-una may ipon ka na tapos nagka-pandemic naubos ang ipon mo, nag-umpisa ka ulit sa wala.
para kang gumapang. Hanggang ngayon, nakadood mo pa. Sa ngayon kasi, ang mahal na ng gasolina eh. 1 peso at 95 centavos. Hanggang 2 pesos at 10 centavos. Dago pa talaga yun. Kakulangan sa pinansya. Yun talagang pinakamalaking dago sa buhay namin ng pandemya. Sana makita naman kami ng gobyerno kung anong dapat na maitulong sa amin. Bigyan naman kami. Gagaya ng mga tawid pasada na inaano nila sa mga jeep. Na jeep lang ang binibigyan nila. Kami ng mga tricycle, hindi kami inaabot. Wala kami. Kasi yung mga jeep, mayroon niya nakukuha na mga ano nila, parang tulong ng gobyerno. Pero sa aming mga tricycle, hindi umaabot yan. Yun na lang sa amin. Ako si Bonjour Nguyen Samyana, 49 years old. Pamilyado niya, may dua kabuk anak. Nagpuyo niya sa Parok San Isidro, Lon Padido, Marapatan. Ang primero nilugan ako na sa gobyerno. Nabala kami, siyempre, amuang mga ng panibuyan. Marag mapending niya, ang mong pangingkam naman niya, asa na makuha, walang ba akong di may kabiyahe. Sabi na mo, antos-antos na yun na natunay pagkahugot niya. Mga pila na kabulang, medyo ni luwag-luwag na pagamay niya taroon. Pero lahi na yun ang amuang sa pamasayro na mo, sa pangingkam na mo, marag silbi katunga ang nawala. Undang ko mag-gwardya, bali nagkuha ko kuhan kaning sikad, nagbibiyahe na lang kong sikad. Antod ka ron, gabiyahe gapon ko. So, ilan na kakayos? Nagabiyahe? Yeah. Ano siguro mga kuhan? Mga 11 years, nagbibiyahe na ko ng biyahe. Ang motor na ko kuhan, Rossi motor, tapos na sikad. Mga hapit na 6 years. Primerong lockdown, mura o kanyang nakalitan, good ni God. Siyempre, bawat isa sa tuwa, wakamanada ng di tagagawas-gawas na naiputante na itong lakton. Ikadawa, kanang ang pamilya na ito na imbis na naiagtuan pa ng mga iputante. Katong dati sa wala pa'y pandemic yun, ang pinakamubo na mong income na yung mga 300 o lapaw pa siya mga 400 anak kung kusog-kusog yung gamay. Karoon na pandemic na, murag katunga po lang nawala sa mga. Nga ikalawa ang mga estudyante, wala na mga po. Ito kayo sa mga dan. Sa mga polis, sa mga tanod na bawal gini gawa sa motor na mo, kaya na may gaharang sa mga kasada ng mga. Di magkapalusutod, di magkamakagawas. Matong mapugos lang po niyo, standby na po niyo sa balay. Sakit yung gaya, yung tinood lang yun. Wala nung rekora nun siguro ni mo, kawain na ko, kasi kung basang ko, wala, huwag niya akong gamot pa, o drum siya. Nagsugod ni siya na, bali, kuha na akong edad pa ni, 25, akong arthritis gout. Yeah. Antod sa nag-edad na kong nani, nag-acute na may noon, alos din ako kalakaw, muna mo kwan, muna mo kining mo tukar, kining mga kamot na ko, di naman ako malihok ni, di naman ako mukumkum. Bali, nanon siya yung mga 20 years na po ni. Tama lang ba ang binipisyo ay ano, ang ayuda nga diya sa gobyerno? Huwag sa tinood lang, marag, di po tayo na tama, marag kulang yun siguro, kay gumika na rin napatay mga pamilya, mga anak. Di kulang yun ang pangatawad daw? Kulang. Kulang yun. Grabe yun ang kwan yun. Grabe yun ang epekto yun sa mga yun. Nasa panimuyo na mo, hantos sa mga ang panging source na income na mo na pambiyahe.
Diyan may gasa. Nya karon ang mga tao ron, halos din ang malakaw-lakaw kay Madlok na. Minas dyan, wala dyan yung ano? Yung ubay-ubay, pati yung nilang daghana. Kung atong tanahon, ang ato ang PUV, Public Utility Van, doon natay existing 67 units. Ang ato ang PUB, Public Utility Bus, doon na nakitay upat. Dito sad sa ato ang mga sikad, tricycle, single motor na natay na registered, ang record na nakita karon sa 1,416 as of today. Naundang yun siyang tanan, no? Then after that, wala na face-to-face nga klase. Naapiktuhan yun ang ato ang biyahe sa ato ang transportasyon sa ato mga kapamasahiroan. Kay una, ang pinakadaghan yun na itong pasahiro everyday, silang mga estudyante. So, diha nang galing ang mostly mga source of income sa mga driver? Tinood na siya, tinood na. The Department of Education says face-to-face classes will be postponed until a COVID-19 vaccine. Mapalay pagsugod, nag-pandemic, dili na ito makuha ang hinsakto na income. Kaya kung imong tanahon, before ang pandemic, sakto yung income ang ato ang mga drivers. Karun, ginoon nila yung makabalo. Ubay-ubay ang aid nga nahatag sa ato ang local government unit. Napay personal nga gihatag ang ato ang Alandong Mayor. Una, krudo gasolina. Gikan sa ato ang kaban sa panggobyerno na ay bugas, na ay kas, na ay mga kanang compressor. Diha nimo makita ang support sa ato ang Alandong Mayor John Sumbo sa ato ang transportasyon sa ato ang lungsod sa Malapatan. Ang atong gihimo, ato yung gisunod ang tanang mga health protocol, standard health protocol nga gimando sa atuang health. Kung gi-require ang tanan nga mga pasahero o face mask, face shield, ato ginang gisunod. Social distancing, ang akong pag-ampo, kadaadlaw, halos kadaadlaw nga unta mahuman na ning pandemya na to. Pwerte na yung kapuya. Kapoy mag-mask, kaya watamaanad, face shield, kapoy iginhawa. Ang akong hangyo sa atuang mga drivers sa pagkakaroon, ipadayo na to ang pagsunod, ang mando. Ang mando sa ato ang health sa pagsunod sa ato ang standard health protocol kana lang. Ginahangyo tayud mo nga atong pagasundon. Nobody is above the law. Kung ato ang pagasundon, rest assured 100% mubalik o mubalik yun ta sa atong naandan. Kung asa dagko tag income. Pasalamat po mi kay natagaan mi sa itong SAP God na 5,000. Dako kay kitong kitabang sumwa. Kaya kato na tayo manggod pandemic to siya. Walang-wala gin mi ato. Ang natutunan kong leksyon, kailangan noon pa pala nag-ipuna ako. Para dumating ang ganitong crisis, mayroon na akong panggastos. Kinsa man ang imong inspirasyon nga nung gabiyahe Japan kahapon karon? Siyempre. Ay sakit, pero ayapon pala yun. Siyempre, ang number one diya, pamilya na ko, anak na ko, asawa na ko, wala na akong mga butang na sa mga muna anak ko, marag masurinder ko sa kuhaan kinabuhi. Siyempre, pamilya ko, anak ko, gusto kong makatapos, yun ang nagbibigay sa akin. Lakas. Pagpatuloy ko, buhay na. Sana bumalik na yung normal nating sitwasyon para magkaroon na rin sila ng biyahe. Oo, oh, siyempre kasi nagagampan na naman niya yung kanyang tungkulin sa pamilya, di ba? Sa asawa. Yun, di ba? Kaya, proud siyempre. Pandagan salamat. Kay. Nag-drive up ng kahantod ka ron. Na ako, nag-bulkit ko, nag-atabong ko sa kong papa. At sa'yo, wishin mo sa kong papa? Unta, mawala din sakit sa kong papa. Pa makabiyahe.
na palangga takaama. Salamat kay Pang. Well, nagod laban lang. Laban lang yun. No? Laban lang yun. Sa National Mobile Phone Survey ng SWS noong July 3 to 6, nasa 45.5% ang nawala ng trabaho sa adult labor force. 28 points na mas mataas niya sa 70. Hindi na nakasali sa orientation ng mga advice. Paano pa kaya ang mga pops natin? Pagsasaka, sila ito ang nagkasakit. Kahit nagtatrabaho bilang housewife, lamang sila ng sahod.